morning, guys. Morning is a blessing. At dapat nating ipagpasalamat ang buhay at kalusugan natin. Kalakasan. So, guys, nagtimpla po ako ng puto kagabi. Tapos, ginawa po ni Mama ngayong umaga. So, guys, ayan. Yan po ang aking ginagawa kapag po gusto kong magputo. Si Mama po ang taga-luto. Ayan po siya. Ayan. Ayan po. Si Mama ko, siya po yung taga-prepare. Ma! Good morning! Morning! So, ayan guys, ganyan po ang aking ginagawa. Kung gusto ko pong magkaroon ng almusal na kakanin. Ayan, ito po yung bahay namin. Makalat pa po, pero wag po kayo mag-alala. Ibibideo ko rin po yung loob ng bahay namin. Hindi lang po ngayon, kasi napakakalat kasi umaga nga po kasi. Okay, pakita ko po sa inyo ang aking garden. Meron nga po pala kaming maliit na tindahan dito sa loob ng bahay namin. So, yan po. Yung daily needs lang naman po yan. Ayan. Yan po yung pinagkalibangan namin dati. Sa ngayon po, bali si Mama po yung nagbabantay dahil nga po nandun ako sa tindahan sa labas. Ayan. So, ito po yung aming bakuran. Pasensya na po kung makalat. Ayan, yung aking munting halamanan. Yan po yung pinupost ko sa ano. Magpapadeliver po ako ngayon ng tubig. Wala na po siyang laman. So, yan po yung aming service. Ayan, magpapadeliver po kasi ako ng tubig ngayon. So, guys, ayan. Yung aking kalamansi. Malago na siya. Ito yung aking sunflower. Hindi pa kompleto yung bulaklak niya. Yung isang malaking sunflower, nagkaroon ng sanga, tapos namulaklak ulit. Tapos, ito naman yung aking cherry tomato. Ang tangkad pala ng cherry tomato. Namulaklak na siya dati eh. Ito naman yung serpentina, gamot sa high blood. Ito po si, good morning, si Pusha Pink Rose ko. Ayan, may bago siyang bulaklak. Matutuyot na to. Marami po siyang bagong, ano, buko. Masipag po siyang mamulaklak. Ayan. Ayan, nakakatuwa po ang may tanim sa garden. Nakakatanggal ng stress kahit pagod ka. Ito po si Pink Rose. Dami rin po siyang ano, bagong tubo. Sooner po ay mamumulaklak na rin po yan, mamumukadkad. Ito po yung aking bagong lipat na ano eh, mini rose. Pero buhay na siya. So guys, ayan. Ito po si Mini Rose. Nabawasan ko na rin po ito kasi masyado na siyang malago. Tatanim ko sa another paso. Ayan, pandan. Pinutulan po namin yung ano, malunggay. Kasi sobrang lago na niya. Pero may mga bago na rin siya ulit tubo. Ayan. Ito po si... Ito yung bagong salin kong yung ano. Naku, naputol yung isang ano sanga. Napatubo ko po siya ito. Kaya lang nalanta. Bakit kaya nalanta? Mini rose din po ito. Tapos tinusukan ko siya ng ibang sanga. Kaya lang ba't nabali? Yan. Ito po si white rose. Tingnan nyo. Oh. Nagkaroon siya ng maraming sanga. Ayan. Yung dati ay tatlong magaganda. Ayan, nalanta siya. Ito na. Ayan. Meron din akong gumagapang na bulaklak dito eh. Ito. Ang bulaklak niyan ay kulay violet.
Ayan, meron po kami guyabano, tuba-tuba. Ano daw yun? Yung malapad na yun. Bulak daw yun. O, kakao. Oregano. And ito naman si orange rose. Napakarami rin yung sanga. Ito o. Bago yan. Bago. Ayan. Ito, malapit ng mamukadkad. Ayan. Diba ang ganda kapag may garden ka kahit maliit. At kung wala pong space, pwede naman pong ilagay sa mga basyong Wilkins or mga bottle na 1.5. Pwede po tayong bumili ng paso pa isa-isa. So guys, ito po ang aking yellow rose. Ayan, natutuyot na yung mga bulaklak niya na wala na yung ano niya, kasariwaan. Natuyot na siya. Pero may mga bago na naman po siyang buko. Ayan, may mga bago siyang buko. Masipag din po kasing mamulaklak tong yellow na to eh. Kaya nakakatuwa. Ito po yung aking 4 o'clock. 4 o'clock flower. Mabango pala siya. Nakakatuwa. Tapos, nagsasanga siya. Kaya, syempre, pag nagsabay-sabay siya, namulaklak. Kaya po pala siya tinawag na 4 o'clock flower is tuwing 4 o'clock AM or PM siya namumukadkad. So after po noon, natutuyot na siya katulad nito. At isa pa po, napakarami rin medicinal din daw po itong 4 o'clock. Yung flowers niya at saka yung ugat niya ay gamot daw po sa skin disease. Tsaka yung mga sakit-sakit ng sa loob ng katawan natin. Ayan. Ito po yung kabilang side ng paglabas namin sa pintuan namin. Ito po yung right side. Right side ng dalawang both side ng harapan namin. So, dito naman po sa kabilang side, kung ano-ano rin po ang pinaglalagay ko dito. Ayan. Nagtanim din po ako ng kangkong. Nasa battle siya. Napitasan na po namin to. Nakuhanan na namin ng talbos. Ito po, meron po ako ditong sili. Dalawang paso. Sino-sino na rin po ang nakakuha dyan. Talaga pong napapakinabangan yung mga tanim. Ayan. Ang palaya. Actually po, kusang tubo po yung ampalaya na yan. Pinagapang ko lang dyan sa bakod namin. Ito yung cherry tomato ko. Taas na niya. Pero wala pa rin siyang bulaklak. Agapang-gapang na po siya eh. Ito pong tolda namin, papaayos ko pa po yan eh. Meron na po kaming bago pang palit dyan. Alam, hindi ko pa po maasikaso. Ayan. Nakapitas na po kami ng ampalaya dyan. Pito. Yung pong mga na-video ko na rin po yun eh. Kaya lang hindi ko na po na-i-upload. Ayan. Mataba po ang lupa dito sa amin. Kaya nakakatawa po magtanim. Ito po, ano po ito? Luyang dilaw. Ayan. Ito po yung aking sili. May bagong lipat din po pala ako ditong rose. Ayan. Mamaya maglilipat po ulit ako. Ito po yung aking sili. Malaki. Ayan. Marami na rin po nakapitas dyan. Pero still, namumulaklak pa rin po siya. Ayan. Meron po akong cactus. Cactus ba yan? Ewan. Ayan yung mga ano. Snake plant daw yan. Nakapaglagay na rin po ako sa loob ng bahay namin ng snake plant. So guys, ayan po yung aming lugar. Pacific Town Concho. Nakalat pa yung mga kalsada kaya nakataas muna ang aking video. Ayan. Yan po yung kabuuan ng aking bahay. Ito po sa kabilang side, meron din po ako mga halahalaman dito. Hello, good morning! Hello, good morning! Tapos, ito po yung ano ba ito? Sambong. Ayun. Halamang gamot din po siya. Sambong.
Ito, 4 o'clock din po ito. So, may mga kain-kain na siya ng mga ano. May mga sira-sira na siya. Ito po yung may oregano. Another sili po. Dito sa labas ko na nilagay kasi masyado na masikip sa loob. At meron po ako dito. Ito yung kamyas. Opo, kamyas po ito. Inanuhan ko po siya ng ibang halaman sa gilid kasi ginangat-ngat po siya ng aso. So, para humabuhay siya, kailangan itago. Pero hindi naman po nakakasagabal yung ibang halaman. Sa mga gilid-gilid ko lang po itinanim. Actually, all laki na nga niya. Dati, maliit pa to eh. So, ayan. Mayroon akong lemongrass, tanlad. So, tingnan nyo po itong ano, oregano, ang lusog. Ayan po yung kabilang side ng labas ng gate. Gate namin. So, ang another side po, tingnan nyo, ang ganda. Ayan, kinuha ko lang po yan sa bakod ng gate. Pero wala naman pong may-ari. Diba, ang ganda? Yellow, orange. Ang ganda niya pag namulaklak, ang dami. So, meron din po akong, ito daw po, gamot daw po ito sa malisawsaw. Ayan. Ayan po yung ano ko, oh, gumapang siya, oh, yung ampalaya ko. Actually po, yun, oh, nakita nyo po ba? May hinog na siya. Nahinog na siya sa, ano, poste. Ayan, oh, dalawa. May iba pa po bunga yan. Gusto niya po kasing gumapang pataas. Ayan. Ito pong kabilang unit, aliwala pong mo-occupied sa kanya, kaya tinaniman ko po siya ng mga iba-ibang ano. Ito, tuba-tuba, meron din po akong itinanim dyan na, ano, yung tubo, tsaka balinghoy, ayan po, tingnan nyo. Tsaka po yung malunggay, ang malunggay na itinanim ko po yan. At ililinis-linis ko naman po pag matataas na yung mga damo niya. Ayan guys, yan po ang aking routine everyday bago po ako pumunta sa tindahan ko. Ayan po siya, busy-busy po talaga. Ayan, mamaya po, video ko naman po yung mga tindahan po sa labas. So guys, see you later. Mag-prepare po muna ako. Okay, bye-bye. Guys, I'm back. Andito na po ako sa labas ng aming subdivision. Ayan. Ito po yung unang hilera ng pwesto namin. Haloblakan po. Ito po yung Haloblakan. Ayan. Yan po yung unang pwesto sa gilid ng aming gate. Pacific Town. Ayan po siya. Yung Haloblakan. Actually, dyan na rin po kami umu-order ng mga Haloblak na ginagamit namin sa pagpapagawa namin. Yan po. Ang dami niyang gawa. Yan. Ito po yung may-ari ng Haloblak. Good morning, Tay! Ito po si Tilolit. Tilolit, morning! Siya po yung may-ari ng karinderya dito. Kasunod po ng Haloblak ni tatay, si Tilolit po. Ayan, yung tindahan niya, karinderya. So, kompleto na po kami. May ulam na, makanin, kainan, karinderya. Meron din po siyang mga, parang sari-sari store na rin po. Ayan. Kompleto na. Tapos, ito pong ukay-ukay. Okay po. 3.20 po. Ay? Piso. Good morning. Ito po tayo sa Okay. Siya po si yeah. Cleo. Yan. Yan. So marami po dito ang panindang Okay. Bagong arrival po yung mga Okay nila. Actually po, dito po ako namimili din ng mga damit ko. So, ito po ang suot ko ngayon.
Tingnan nyo po. Dito ko po siya binili. Ayan. Ayan. Pipili-pili lang po talaga tayo ng walang damage. So, ayan po. Dito naman po tayo sa kabilang pwesto. Ito po yung parang sari-sari store din po siya. Mga feeding naman po ang ano dito. Ang paninda niya. Kaso kumuha po siya ngayon ng quarantine pass kasi mahigpit po talaga ngayon ang ano ang barangay natin. So next po is ito po kay Ate Marisa grocery store. So bali dito na rin po kami namimili. Good morning, Te. Good morning. Ayan, siya po yung namamahala dito po sa grocery. Actually po, anak niya po yung may-ari nito na isang OFW din po. So, syempre, as OFW, kailangan po talaga natin ng makapag-invest sa Pilipinas ng hanap buhay. Dahil hindi naman po forever ang pagiging isang OFW. So, dito na rin po ako namimili ng ilang mga kailangan ko po sa tindahan, although hindi pa po siya kompleto, pero unti-unti rin po, makukompleto niya rin po yan. Kumakausap na rin po siya ng mga ahente. So, ayan po. Nakapagbukas na rin po ako ng tindahan ko. Ito na po siya. Ayan. Kakabukas ko lang po ngayon. Kaso nag-video po muna ako. Good morning. Ito po si Ann. Actually po, meron din po siyang vlog. Yun pong, ano? Hindi ko narinig. Simply Ann. Please subscribe to my channel, guys. Ayan, subscribe nyo po ang kanyang channel. Nakakatuwa po. Opo, about sa family. Yan po yung aking tindahan. At gaya po ng sinabi ko sa inyo, guys, yun pong kasunod kong pwesto. Ayan po, malapit na po siyang mayari. Nung una ko pong video, ay ano pa lang po, hinuhukayan pa lang po yung pwesto niya. Pero ngayon po, tingnan nyo. At in 5 days po, ayan na siya. Nagbububong na sila. So, yan po yung kanyang pwesto. Kay Ann po yan. Ayan. Ang kanya pong itatayo dito ay mga accessories po. Mga kung ano-ano. Anyway, kahit naman po ano ang ilagay nating business, nasa sa atin po yan. Ito na po, ito naman po yung sa friend niya. Bakery po ito. So, tingnan nyo po, matatapos na rin siya. Bakery. And then, may kasunod pa po siya. Ito po, itong pestong to, hindi pa lang po nasisimulan, pero namimili na po siya ng mga materials niya. Ang itatayo niya po dito ay pizza. So, kompleto na po halos kami dito. May karinderya na, may haloblakan, ukay-ukay, may grocery store, may sari-sari store, bakery, may pizza parlor. At ito pong next na to is yung pong mga kinayod na nyog. Mga uling. Ayan, uling. Tsaka yung mga prutasan daw po. Ayan. Doon po sa may dulo, gaya po nung nabanggit ko sa inyo dati, ay ano po, yung hardware. Kaya lang po, mas pinili niya po yung dulo. Kasi nga po, hardware po siya. So, kailangan po, nasa bandang dulo po talaga siya. Medyo malayo po, marami pa pong bakante dito. Siguro mga 1, 2, mga 4 pa pong pwesto ang pwede dito sa pagitan na to. So, ayan po. Pero sabi po, meron na rin daw pong kasunod si Bossing dito eh. Ano daw, barbecuehan. Kaya lang, hindi pa rin po siya nakakapagpatayo. Morning, Tay! Ayan po, hardware po yan. Morning! Ayan, hindi pa lang po nalilinis sa inyong harapan. Kasi sabi po ng may-ari kailangan ilinisan siya kapag tapos na yung parang dingding niya. So ayan po.
Ayan. Maganda po itong lugar na to, guys. Ito pong way na to, Papagaytay po siya. So, parang probinsya pa rin po. Tres y Martires, Cavite. Parang probinsya pa rin po yung dating niya kasi napakarami pa pong bakanting lote dito at napakalawak po ng mga lupa dito. Marami pa pong bakante. Tapos yung simoy ng hangin, syempre, malapit po tayo sa Tagaytay na mag-green po ang mga paligid kasi nga marami pa pong puno. So, ayan po guys. Dito na po nagtatapos ang aking video ngayong araw na to. Maraming salamat po. Please subscribe po yung aking YouTube channel. It's all about Maria. At mag-iingat po tayo. Always wear mask. Pray. Na sana po ay maging normal na po ang lahat. So guys, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. God bless.